Hello po. Part 5 na po to sa ginagawa kong content. Nilagyan ko po to ng title na hashtag what is written truly happened. Sana po maraming makapanood ng content ko na to. Yun lang po talaga ang goal ko. Kasi gustong-gusto ko pong makapagtawid ng motivation sa sino mang makakakita ng mga contents ko. Kasi nandun na po talaga tayo sa end days. Tapusin niyo po itong content ko na to. Kasabay din po to, kahalintulad po to ng mga nauna kong content na about sa Holy Scripture. So para po sa akin guys, ito pong number 5 na to, tungkol po ito dun sa dalawang, parang sobrang laki po ng faith ng dalawang lalaki na to sa ating Panginoon. Bali sila po, para po silang ipinasunog, pero hindi po sila nasunog. Kasi ito pong dalawang to, parang witness po sila sa mga kasamaan ng mga tao noong unang panahon. So para po sa akin, kasi meron pong mga lumalabas na content, na mga video, na meron pong mangyayari sa during the end days natin, bago po dumating yung mga tribulation, lalabas po, may dalawa pong witness na lalabas din. Pag lumabas na po yung dalawang lalaki na yon, wala pong nakakaalam kung sino yon, tsaka kung saan bansa sa manggagaling. Pag lumabas na po yon, mangyayari na po yung Great Tribulation. Kasi sabi ko nga po sa inyo guys, marami pong mga kakaibang mangyayari bago dumating yung Great Tribulation. Tapos kapag nga po paparating na yung Judgment Day ng ating Creator, marami pong mga hindi ka nais na mangyayari. Magpakatibay po tayo, magpakatatag po tayo. Kasi kapag lumabas na po yung dalawang witness na yon, sunod-sunod na po yung mangyayari. Panghawakan po natin yung tiwala natin sa ating Creator. Subaybayin nyo pa po, may kasunod pa po to. Kasi yung nangyari po noon, written po yon. Nangyari noon, tapos mangyayari ulit. Para pong ganun ang pagkakaintindi ko eh. Napakalalim po ng mga nakasulat sa Holy Scripture. Kaya mas maganda po ito po. Personal ko po itong opinion. Personal ko po itong advice. Bago po kayo magbuklat o magbasa ng bawat sitas, ng bawat part ng Holy Scripture, humingi po kayo ng guidance sa ating Panginoon para po ipapaunawa niya sa ating lahat kung ano talaga yung nakasulat. Kasi marami pong malalalim na hindi po basta mauunawaan talaga kung wala po tayong guidance ng ating Panginoon. Thank you po for watching. Sundan nyo pa po, may kasunod pa po to. Maraming salamat po. To God be the glory po. Sana po nakakapaghatid ako ng motivation sa inyong lahat. Thank you so much po for watching. God bless us all po. Don't ever lose your faith.